Mapagpalang araw po sa atin mga kapatid at welcome back na naman po sa atin Facebook page at YouTube channel. So for today's video mga kapatid is another reaction video na naman po tayo. At ang atin pong gagawan ng reaction video ay galing po kay Sa Iyong Araw. At ang title po ng ating gagawan ng reaction video ay Paanong Brutal na Pinaslang ang 12 na Disipulo ni Kristo. So maganda po itong topic natin dahil about po ito sa Biblia, no? Masyado po itong biblical. Ito po ay kung paano po pinatay o kung paano namatay ang mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. So kung wala na po tayong hinihintay, tayo po ay magsimula na, no? Play na natin yan. Let's go! Magandang oras mo, kaibigan. Magandang oras din sa'yo, kaibigan. Pag-uusapan natin ang isang lihim mystery. So bago tayo mag-start mga kapatid, gusto ko lang po magbigay ulit ng disclaimer, no? Ang video pong ito ay hindi po natin pinatotohanan at hindi rin po natin pinasisinungalingan. Bahala po kayong magsaliksik o mag-research po. Kung meron po kayong mga Biblia, mas mainam po na kayo po mismo ang magbasa. So play natin ulit. Yung ng Roma, matatandaan natin na si Hesukristo ang Mesiyas. Ang pumatay sa kanya ay walang iba kundi ang mga taga-Roma. At napaisip ba kayo ang nagpapako po sa Panginoong Hesus ay mga Hudyo po, no? Mga Pariseo, mga high priest. At ang talagang nagpumatay sa kanya ay mga Roma, kasi Roma po yung pinakamalakas. Kumbaga yung Israel, sakop po sila ng Roma noong mga panahon na yon. Kaya ang batas po nila ay nanggagaling po sa Roma. Kaibigan, kung paano namatay ang mga apostoles ni Hesukristo at sino nga ba ang pumatay sa kanila at bakit sila pinatay. At atin itong isa-isahing sagutin, mga kaibigan. Sa Iyong Araw. Pagkatapos ni Hesukristo ay nabuhay na muli, siya ay umakyat na sa langit. Pero bago yan, binanggit niya sa mga disipulo ang isang babala. Sa mga Gawa 20 verse 29 to 31, sabi niya dito, "Alam kong pagkaalis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay maililitaw." So, medyo kasim ng topic namin sa church kanina kasi about sa ano rin yung pinag-uusapan namin about sa Antikristo. Yung pinag-uusapan namin sa church, no, yung kumbaga yung topic ng Bible. Kaya medyo maganda rin yung ano natin topic natin. Na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon. Oh, ito nga yun. Ito nga yung verse na yun. Ang pinuhunan ko. Ito mga kaibigan, ang babala ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. At kung ating matatandaan, nung hinuli ang ating Panginoong Hesus ng gabi bago siya ipako sa krus, na ang mga alagad ay lahat sila ay nagsitakbuhan dahil natatakot sila na madamay sa kamatayan ng kanilang master na si Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos. Ngunit ano ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga disipulo pagkatapos umakyat ni Hesukristo sa langit? Paano sila? So ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga disipulo, siyempre yung Holy Spirit. Nagkaroon sila ng Holy Spirit . Kaya nagkaroon sila ng pangunawa at tapang na ipahayag yung salita ng Panginoong Hesukristo. Nagkaroon ng lakas ng loob upang ipaglaban ang kanilang pananampalataya na hudyat na sila ay patayin ng kagaya ni Hesukristo. Ito ay dahil... So bilang isang talagang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, kung totoo kang Kristiyano, no, dapat talaga handa ka sa ganitong pangyayari, no, na kahit patayin ka, handa mong ibigay yung buhay mo alang-alang sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. Yan ang totoong Kristiyano. Ipinangako ng ating Panginoong Hesus na sa kanyang pag-alis ay darating at mababa sa kanila ang banal na Espiritu na magbibigay sa kanila ng lakas ng loob at karunungan upang ihayag ang katotohanan
ng kaligtasan yes. at pag-ibig ng ating Panginoon. Ito ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo Amen. Sa mga alagad na sila ay maghintay mm-hmm. sa upper room at sila ay mag-fasting ng 40 days at matatanggap nila ang banal na espiritu. At ito nga ang nangyari sa kanila mga kaibigan. Si Pedro, na tinatawag na Agramatos at Idiokrates sa salitang Grego, ito ang kutsa sa kanya na ang ibig sabihin ay hindi siya marunong magbasa. At sa salitang Idiokrates ay mapapansin natin ang salitang idiot. Ngunit pagkatapos mga kaibigan na mapuspos ng banal na espiritu okay. ang mga disipulo ay sila ay naging matapang. Ang wisdom ng Panginoon ay sumaka nila at hindi sila natatakot na mamatay alang-alang sa kanilang trabaho para mailaganap ang katotohanan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos para sa sanlibutan. Ito yung pinaka dapat nating ipagpasalamat, no? Kasi yung mga disciple, kung hindi dahil sa kanila at hindi sa tulong ng banal na espiritu, eh hindi lalaganap yung salita ng Diyos, no? Yung paghahari ng Panginoong Hesukristo dito sa sanlibutan. At kung ating babalikan mga kaibigan, mm-hmm. ang propesiya, kapanahunan mga kaibigan ng Roma na mainit ang kanilang mga mata patungkol. Bago makarating sa atin yung Biblia o yung salita ng Diyos, eh, napakaraming nagbuwis ng buhay dyan, napakaraming taong itinaya yung buhay nila para lang mabasa mo yung Bible na hawak mo ngayon. Kaya dapat ngayon yung Bible mo na yan, basahin mo na araw at gabi. Libre na ngayon basahin yan. Dati, yung mga Kristiyano, nung unang panahon, talagang pinepersecute sila, pinapatay. Dahil talagang napaka-init ni Satan sa mga Kristiyano nung araw. Ngayon, iba na yung labanan ngayon. Kasi si Satan, nasa loob na rin ng church, nagpapanggap na rin siyang pastor minsan or members, ganyan. Kaya mahirap tukuyin ngayon kung yung sinisimbahan ba natin totoong church o anti-Kristo, no? Kaya talagang mas mainam na tayo po mismo ay nagbabasa ng Biblia o nakikinig talaga ng Word of God. Sa mga gawain ng mga disipulo, mm-hmm. bilang paganong relihiyon kasi, sila ay naniniwala na ang mga emperor ay kabahagi ng pagiging Diyos oh, at mainit sa tainga ng mga leaders ng Roma ang patungkol sa Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo mm-hmm. na siya ang hari ng mga hari King at kanilang inilalathala ang patungkol sa kahariang darating mm-hmm. na masigit sa kaharian ng Roma. At kaya naman mga kaibigan, isa-isa silang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya at gawain ng pagbimisyonero alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. Mm-hmm. Ito ang dahilan kung bakit pinatay ang mga disipulo. Dahil na rin sa kagagawan ni Satanas. Dahil kanyang sinapian ang mga pag-iisip ng mga leaders, lalong-lalo na sa lugar ng Roma, para patayin ang mga disipulong ito. Mm-hmm. At ang katanungan mga kaibigan, kung inaangkin ng Roma na si Pedro ang una nilang papa, bakit siya ay pinatay ng Roma? At ito yung pinaka isang palaisipan talaga sa lahat ng nasa pananampalataya ng Roman Catholic. Kasi kiniklaim talaga nila na si Peter yung kauna-unahang apostol, no? Pero sa Bible kasi pinatay siya ng mga Romano, mga kawal ng Roma yung pumatay sa kanya. So palaisipan yun kung paano naging papa ang Apostol Peter o si Apostol Pedro, no? Kasi bago mabuo yung Roman Catholic, patay na ata si Apostol Peter dito. So hindi ko lang sure, ha? Disclaimer lang, no? Yun lang ang ano ko. Parang isang palaisipan lang sa lahat. Itong pag-uusapan mga kaibigan sa mga susunod na content. Mm-hmm. At balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ating talakayin ang mm-hmm. kamatayan ng mga apostolis o mga disipulos. Pero yung pinaka-topic po talaga natin dito sa video na to ay yung iba't ibang uri ng kamatayan ng mga apostol, no? Kung paano namatay yung mga apostol. So yung iba nakasulat sa Biblia at yung iba naman na hindi na ata na isulat. Hindi na nalaman kung paano pinatay, no? Yung iba parang theory lang. Pero yung nakasulat sa Biblia, yung iba,
ibang kamatayan ng mga apostol, nakasulat sa Biblia. Mababasa naman natin yun kung nagbabasa tayo ng Biblia. Ng ating Panginoong Hesukristo, unang-una ay si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote. Kilalang-kilala nyo na to, ha? Si Judas, no? Pero yung pangalang Judas, nung araw, nung panahon ng Panginoong Hesukristo, hindi siya masama. Kasi napaka ganda ng pangalang Judas. Pero ngayon, sa panahon natin, kapag ka narinig ka ng salitang Judas, ansama ng pakinggan at hindi na kaaya-aya para sa atin. Ay alam natin lahat kung paano siya namatay. Ito ay nakasaad sa libro ng Mateo 27 verse 5. Pagkatapos hinudas ni Judas ang ating Panginoong Hesukristo, ay nag-guilty ito at ibinalik niya ang 30 pieces of silver na halaga ng kanyang paghuhudas sa ating Panginoong Hesus. Dito nakuha yung salitang Judas, na kapag ka meron kang halimbawa, meron kang kaibigan tapos ninakawan mo or pinagtaksilan mo, yun na yung salitang Judas, no? Dito nakuha yun yung salitang Judas kay Judas mismo. Kasi pinagkalulo niya yung Panginoong Hesukristo at sakto yung pangalan niya sa kanya. Kaya yun, parang kapag nakarinig tayo ng salitang Judas, ang sama na nang dating sa atin ng salitang Judas. Kristo, ngunit sa kanyang paghingi ng kapatawaran, ay hindi niya tinanggap ang grasya ng Panginoon at hindi niya tinanggap ang kapatawaran ng Panginoon. Kaya naman nandun pa rin ang guilt feelings sa kanyang puso. At pagkatapos, siya ay nagbigti. Mateo 27 verse 5, at kanyang ibinulaksak sa santuario ang mga putol na pilak at umalis, at siya'y umaon at nagbigti. At nakasaad, mga kaibigan. So ito yung pinakamabigat, kasi si Judas nagpakamatay, no? Alam naman natin na yun ay isang kalapastanganan sa Diyos, kasi hindi mo pwedeng wakasan yung sarili mong buhay, kasi Diyos lang ang pwedeng gumawa nun, no? So si Judas ngayon, hindi natin alam kung nasan siya ngayon, kasi bukod sa pagkataksil niya sa Panginoong Hesukristo, winakasan niya pa yung sarili niyang buhay. Hindi lang natin alam kung siya ba ay nakahingi ng tawad o pinagsisihan niya yung kanyang ginawa bago siya nagpakamatay. Libro ng Mga Gawa 1 verse 18, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay pinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang laman loob. Pangalawa, James the Great, ang anak ni Zebedee. Si James ay kilala sa pangalang Santiago sa Tagalog, kasabay na tinawag ni Jesus si Pedro. Si Santiago ay kasabay ang tinawag ni Jesus kasama ni Pedro, dahil nandun din si Juan at saka si Santiago noong panahong tinawag ng ating Panginoong Jesus si Pedro. Silang tatlo ay pawang mangingisda, at dito ay sinabihan sila ng Panginoon na gagawin niya silang fishers of men. Si James na anak ni Zebedee ang pangalawang apostol. Nakasaad sa Biblia kung paano pinatay si Santiago. Ito ay makikita sa Mga Gawa 12. Kinagutan ng ulo to, at Santiago. Niya sa tabak si Santiago, kapatid ni Juan. Na kapatid ni Juan. Kung ating babalikan, mga kaibigan, ang verse 1, nang panahon ng yaon ay iniulat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia, at pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Ang kamatayan ni James o ni Santiago na anak ni Zebedee ay naganap. Talagang grabe yung determination ng mga apostol para lang maihayag sa buong mundo yung Word of God. Kaya magpasalamat tayo ngayon dahil tayo nababasa natin yung Bible nang walang humahadlang sa atin, no? Walang pumipersecute sa atin, no? Kaya talagang yung panahon talaga ng mga apostol, grabe yung persecute na nangyari sa kanila, di ba? Halos lahat sila pinatay. Kung meron man namatay sa katandaan lang, si Apostol Juan ata yun. Sa kasagsagan ng pamumuno ni Haring Herod, siya ay pinaniniwala ang namatay noong 44 AD nang makita ni Haring Herodes na masaya ang mga Hudyo sa pagkamatay ni Santiago. Ay pinahuli rin nito si Pedro o si Simon Peter, ngunit si Pedro ay pinatakas ng Anghel ng Diyos. Simon Peter o Simon Pedro. Si Pedro ay anak ni Jonas na isang mangisda. Siya ay nagmula sa Bethsaida at Capernaum. Kilala siya sa tawag na Simon o Cephas.
Sa 12 apostol, si Pedro ang tumayong pinakapinuno pagkatapos mamatay ng ating Panginoon. Ito yung pinaniniwalaan sa Bible. Hindi ko lang sure kung ito yung paniniwala nila. Kasi ay may nakasulat sa Bible na sa batong ito I build my church, no. Ikaw Pedro, no. Sa batong ito I build my church. Ano yata yung Mateo chapter 16 verse 18 ata. Hindi ko sure kung tama ako, ah. Paki-correct na lang kung mali. Jesus Kristo, nanindigan siya bilang tagapagsalita para sa lahat ng 12 apostol. Siya ang unang nagkumpisal kay Jesus. Mm-hmm. Nagpahayag siya at pinahayag niya na si Jesus ay anak ng buhay na Diyos. Si Pedro ang kaisa-isahang tao na naglakad sa tubig nang siya ay tinawag ni Jesus. Siya rin ang apostol na tumaga sa tinga ng isang suntalo na dumakip kay Jesus pagkatapos ng kanilang huling hapunan. Mm-hmm. Ang pagkamatay ni Pedro ay katulad din ng pagkamatay ni Jesus. Siya ay pinako sa krus sa Roma noong panahon ng pamumuno ni Emperor Nero. Ito ang panahon kung kailan ang mga Kristiyano ay pinaguhuli at pinapakain sa mga liyon sa Colosseum bilang libangan ng mga taga-Roma sa panahong iyan. Ayon sa pinagsama-samang istorya, si Pedro ay pinako sa krus katulad kay Jesus, ngunit hiniling niya na siya ay ipako sa krus ng pabaliktad sa kadahilan ng hindi raw siya karapat-dapat na mamatay ng katulad ng ating Panginoong Jesus. Nakasaad ito sa John 21 verse 18 to 19 na sinabi ni Jesus kay Pedro, pagkatandaan mo noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Andres o Andrew. Si Andres ang kapatid ni Pedro at isa sa mga anak ni Jonas. Siya ay nanirahan sa Bethsaida at Capernaum at isa din siyang mangisda. Bago siya tinawag ni Jesus, ipinakilala ni Andres ang ibang mga apostol kay Jesucristo. Maging ang kanyang kapatid na si Pedro ay siya ang nagpakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pangunahing So mas magandang malaman din natin yung background talaga ng mga disciple ng Panginoong Jesucristo, kasi isa to sa pinaka-importante rin na bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, di ba? Mas mainam na alam natin yung mga background nila at mga nangyari sa kanila, no, bago sila mamatay or bago sila naglingkod o kung sino ba sila bago sila maging mga apostol, di ba? Kasi isa yan sa pundasyon natin para mas lumalim tayo sa pananampalataya at kung ano yung pinaglaban nila para lang maibahagi yung magandang balita para sa lahat ng tao. Ayunin niya ay upang dalhin niya ang iba pang mga apostol sa paanan ng ating Panginoon. Oo mga kaibigan, si Andres ay dating disipulo ni John the Baptist o ni Juan Bautista bago pa man siya naging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Si Andres ay nagpunta at napadpad sa lugar kung saan uso ang kanibalismo. Na ang ibig sabihin mga kaibigan ng kanibalismo ay alam nyo na, sila ay kumakain ng kapwa-tao. Sinabi ng mga sinaunang Kristiyano dito na si Andres ay nagpalaganap ng Kristiyanismo sa Soviet Union at pagkatapos ay nagpunta siya sa Greece sa bayan ng Patra. Dito siya ay pinaaresto ng isang gobernador na nasa ilalim ng gobyerno ng Roma. Hinatulan siyang mamatay sa krus. Sinabi ni Andres na hindi karapat dapat siyang mapako sa krus sa parehong postura na krus ng kanyang guro at Panginoon na si Jesucristo. Siya ay humiling na mag-iba ang sa kanya. Kung kaya siya ay pinako sa krus sa isang hugis ekis na krus na tinatawag ding Cross of St. Andrew. Pinaniniwalaan ng marami na si Apostol Andres ay namatay noong 60 AD sa buwan ng November. Sinasabi ng ilang mga historians, habang si Apostol Andres ay nasa krus at unti-unting namamatay, ay pinatawag niya ang mga tao at sila ay patuloy na tinuruan ng mga aral ng Diyos hanggang siya ay malagutan ng hindi. Napakatindi nito, no? Kumbaga, sa huling sandali na ng buhay mo, no? Salita pa rin talaga ng Diyos yung isinishare mo sa mga tao o yung lumalabas sa bibig mo. Word of God pa rin. At kahit nabawian ka na ng buhay, yun talaga yung ibinabahagi mo sa tao.
hanggang sa kamatayan mo. Talagang napakatindi ng pananampalataya nila ng mga apostol natin. No, o ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo, 'di ba? Sinong tao ang kayang gumawa ng ganitong pananampalataya sa panahon natin ngayon? Si Tomas, o tinatawag na Doubting Thomas, dahil sa kanyang prinsipyo na kung hindi niya makita ang ating Panginoong Hesus at hindi niya mailagay ang kanyang kamay sa butas ng mga kamay ng ating Panginoong Hesus, ay hindi siya maniniwala na buhay ang ating Panginoong Hesus. Ayon sa mga naunang tradisyon at paniniwala, si Apostol Thomas ay aktibong nangaral sa Persia at nagpunta din siya ng India at doon ipinahayag ang salita ng Diyos. Sa ibang bersyon ng kanyang pagkamatay ay inundayan siya ng mga saksak gamit ang sibat ng isang pari na sumasamba sa Diyos-Diyosang Kali, habang ang isa namang dahilan ng kanyang pagkamatay ay sinaksak siya ng sibat ng 4 na sundalo dahil ayaw din ng mga ito ang kanyang mga ipinapangaral. So dalawa yung version ng kanyang kamatayan. Isa, pari yung pumatay sa kanya, at pangalawa naman mga kawal, no? So mag-research na lang po tayo kung ano po yung totoo dyan. Philip o Felipe, ito ang apostol na nag-request kay Jesus na ipakita sa kanila ang Diyos Ama. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang inyong Ama at masisihan na kami." Nakasaad dito sa libro ni Apostol Juan 14 verse 8 to 10, sumagot si Jesus. Sinabi sa kanya ni Felipe, maganda to kasi ang mga lumalabas dito ay puro Bible verse. Talagang magkakaroon tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos. "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin Ama ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa." Kung ating matatandaan, mga kaibigan, siya rin ang apostol na inutusan ng anghel ng Diyos para ibahagi ang aral sa isang yunuko na taga Ethiopia na bigla siyang kinuha ng Espiritu ng Diyos at ipinunta sa ibang lugar. Kumbaga, itineleport siya at ipinunta siya sa Azotus. Ayon sa tradisyon, si Philip ay sinasabing nagpunta at nangaral sa Priga, isang lugar sa Turkey. Ngunit siya ay nahuli ng mga Hudyo na tumutulig sa mga bilin ng ating Panginoong Jesus. At pagkatapos ay ipinako siya sa krus ng pabaligtad at saka pinagbabato hanggang mamatay. Mateo. Si Mateo ay kilala bilang maniningil ng buwis. Ito ay nakasaad sa Mateo 9 verse 9. "At noong siya ay yayain ni Jesus upang siya ay sumama sa kanya, katulad din ng mga ibang apostol, si Mateo ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar para ibahagi ang mga salita ng Diyos. Nagpunta siya sa Ethiopia at Persia. Doon sa nangaral ng mga salita ng Diyos, isinulat niya ang librong Mateo at siya ay namatay sa pamagitan ng sibat sa siyudad ng Nadaba noong 60. Bartolomeo o Nathaniel. Si Bartolome ay kaibigan ni Philip na taga Bethsaida. Siya ang nagpakilala kay Jesus at kilala rin siya sa pangalang Nathaniel. Si Bartolome ay nagpunta at nangaral sa Asia ng matagal na panahon. Nagpunta siya sa India at pagkatapos ay nagpunta siya sa Armenia upang mangaral. Layo, diba? Kasama niya roon ang isang apostol pa at pinaniniwalaang sila ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa bansang Armenia. Dahil sa kanyang pangangaral, naging Kristyano ang hari ng Armenia na si Haring Polybius. Dahil dito, nagalit ang kapatid ng haring ito na si Prinsipe Astyages, kaya't ipinahuli niya at ipinapatay si Bartolome. Ang kanyang pagkamatay ay ang isa sa pinakamalubha sa pagkamatay ng mga apostol. Sinasabing siya ay ipinako sa krus, binalatan ng buhay, tinanggal ang mga balat at hinayaang umagos ang kanyang dugo ng mata. Grabe, napakasaklap naman ang kamatayan ng apostol na to. Ang totoo to. Binalatan ng buhay tapos hinayaan tumagas ang dugo hanggang mamatay. Tagal na panahon para kanyang madama ang matinding sakit at pagkatapos ay pinugutan siya ng ulo. May isang version naman ng kwento na maaring namatay si Bartolome sa Kalyan sa India at hindi sa Armenia sa kadahilan ng walang nakatalang hari ng Armenia ang pangalang Polybius. Ngunit may... So dalawa rin yung ng kanyang kamatayan, no? Teorya.
Ngunit mayroong nakatalang Haring Polymius sa kasaysayan ng kaharian ng Herodias, James, the Lord's brother. Si James Dales ang tinutukoy sa Galatians 1 verse 19 na kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay half-brother ni Jesus Christ. Si kahit na sinasabi sa Biblia na siya ay kapatid ng Panginoon, ay hindi siya katulad ng ating Panginoong Jesus na Mesiya din at anak ng Diyos. Ayon sa balita, si James ay kapatid lang ng Panginoong Jesucristo sa laman. Kasi nga ang Panginoong Jesucristo ay naging flesh, naging tao. Si James ay namatay sa pamagitan ng pagbabato sa kanya ng mga Hudyo na sumusunod sa relihiyong Judaismo. Paniniwalaang si James ay nangaral noon sa Damascus na mas kilala noon bilang Syria. At nagalit sa kanya ang mga tao doon. At siya ay kanilang hinuli at siya ay pinatay. Sinasabi rin na pagkatapos siyang batuhin, ay hindi pa siya tuluyang namatay. Pinako pa. Kaya lumapit ang isang tao na may hawak na pamalo at ginamit ito upang hampasin siya sa ulo na hudyat ng kanyang tuluyang pagkamatay. Simon the Zealot, o mas kilala bilang Simon na taga Kadeneo. Siya ang isa sa pinakamisteryosong apostol ng ating Panginoong Jesucristo dahil limitado at di matukoy ang impormasyon patungkol sa kanya. Sinasabi ng ilan na ang karugtong ng kanyang pangalan na Zealot ay dahil sa membro siya ng mga Zealots. Ang Zealots ay grupo ng mga Hudyo na pasikretong nag-aalsa laban sa pananakop sa kanila ng mga Romano. Sila ang mga debotong miyembro ng Judahismo at maituturing ng mga assassins dahil nagtatago sila ng mga maliliit na kutsilyo sa ilalim ng kanilang mga damit para gamitin kung sakali mang nais silang patayin ng mga tao. Lalo na kung ang tao ay tumutulig sa dahil sa kanilang prinsipyo, sa kanilang pagsunod sa batas o Torah. Sinasabi ng mga scholars na maaring pinili ng ating Panginoong Jesucristo si Simon the Zealot para mabalanse ang kanyang grupo, lalo na at kasapi naman dito ang isang maniningil ng buwis na si Mateo. Ganun pa man, si Simon ang isa sa mga apostol na nakakita sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Iniwan niya ang kanyang dating buhay at katulad ng ibang mga apostol ay nagbahagi siya ng mga aral ng Diyos sa ibang mga tao. Paniwala ng marami na siya ay nagpunta sa Egypt, Syrian, Africa, Mauritania at Britain. Ganun din sa Libya at Persia at nangaral siya sa maraming mga tao. Dalawang bersyon ang kanyang pagkamatay. Ang una ay nagpunta daw. So yung kamatayan nito ni Simon the Zealot, dalawang version din, no? So bahala na kayong mag-research kung ano dyan yung totoo. Siya sa Persia at doon siya pinatay nang hindi siya sumunod na magsakripisyo para sa mga Diyos-Diyosan na katulad ng mga tao doon na tinatawag din nila na Sun God. Ang pangalawang version naman ay nagpunta siya sa Syria at nang sabihin niya na siya ay kasamahan ng ating Panginoong Jesucristo ay ipinako siya sa krus ng isang gobernador na sanhi ng kanyang pagkamatay, Jude o Thaddeus. Si Thaddeus ang apostol na usap-usapang kapatid ni James Dales na tinatawag namang the Lord's brother na kung iisipin ay kapatid din siya ng ating Panginoong Jesucristo. Walang matibay na basihan kung siya nga ba ay kapatid ng ating Panginoon. Maaring oo, at maaring namang hindi. Ang mahalaga ay isa siya sa mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo nagpahayag ng aral ng Diyos sa mga tao. Si Jude ang pinaniniwala ang sumulat sa libro ng Epistle of Jude. Pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit ay nagtungo si Thaddeus sa Mesopotamia at nangaral siya doon sa loob ng 10 taon. Dito ay madami ang nagpabinyag sa pagiging Kristiyano dahil sa kanyang... So yung chapter na Jude, hindi pala yun yung Jude na si ano, si Judas, ibang Jude pala yun. Pamamahayag at muli siyang nagbalik sa Jerusalem pagkatapos ng mahabang panahon para muling makipag-isa sa iba pang mga apostoles. Kalaunan ay kasama niyang nagpunta sa Judea, Samaria, Idumea, Syria, Iran at Libya, ganoon din sa Persia, si Simon the Zealot. Marami siya at napuntahan. Mas maraming tao ang kanilang pinangaralan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi rin klaro ang kamatayan ni Apostol Thaddeus na may nagsasabi na siya ay namatay sa pamagitan ng pagpukpok sa kanya gamit ang kahoy o kaya ay pinatay siya gamit ang palakol. Sinasabi naman ng iba na siya ay pinatay sa pamagitan ng palaso o sibat. At ang iba naman ay naniniwala na siya ay pinako sa krus tulad ng ating Panginoong Jesucristo
Wala rin klaro. Matayas. Si Matyas o Matayas ang pumalit kay Judas Iscariote bilang panglabing dalawang apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay nakasaad sa Acts 1, verse 23 to 26. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas na pinakamagatang husto at si Matayas. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, "Ikaw, Panginoon, na nakatataho na mga puso ng lahat ng mga tao ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan." At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matyas at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Si Matayas ay nagpunta sa Judea at Yuto. So si Matyas pala ay yung pang 12 na disciple, siya yung pumalit kay Judas, no? Siya yung, dahil nga si Judas ay nag-Judas, syempre 12 sila, kailangan 12 pa rin sila, no? So ang pinalit nila ay si Matyas. Kung saan may mga kanibal na kumakain ng mga tao at doon niya ipinangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos sa isang lugar, sa Utopia na Colchise Utopia, o kilala ngayon bilang Georgia. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. John the Beloved, siya ang apostol na pinagbulungan ng ating Panginoong Hesus kung sino ang magkakanuno sa kanya noong sila ay kumakain sa The Last Supper. Nakasaad ito sa John 13, verse 23 to 26. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Hesus na nakahilig sa sinapupunan ni Hesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, "Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya." At nakahilig nga sa dibdib ni Hesus ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, sino yaon?" Sumagot na si Hesus, "Iyaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga." Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote, kung saan sininyasan ni Pedro si Juan na tanungin sa Panginoon kung sino ang magkakanuno sa kanya. Si Juan din ang isa sa tatlong apostol na nakakita sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo noong sila ay nagpunta sa tuktok ng bundok kasama si Pedro at si Santiago. Si John ay isa ring mangingisda sa Galilea katulad din ni Pedro. Siya ang nakababatang kapatid ni James the Great o anak ni Zebedee. Sinabi nila na si John o Juan ay nahuli ng mga otoridad at siya ay dinala sa Roma upang sentensyahan ng kamatayan. Ito ay ang paglubog o pagbuhos ng kumukulong tubig sa kanya sa harapan ng maraming manonood. Ito ay kanilang ginawa sa harap ng maraming tao sa isang kolosiyum sa Roma kung saan ginagawang katuwaan at kasiyahan ang pagpaslang sa mga Kristiyano. Ito ang kanilang kwento. Ngunit kung ating makikita, mga kaibigan, ay siya ay hindi napatay ng Roma. Kaya naman siya ay pinadala sa Patmos at dito niya sinulat ang libro ng Apokalipsis o ng Revelation sa English, ang huling libro ng Biblia. At siya lang ang namatay ng natural death sa lahat ng mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. At kung ating makikita, mga kaibigan, napakatindi ng pinagdaanan ng mga apostol alang-alang sa gawain. Sobrang tindi talaga ng pinagdaanan ng mga apostol para lang maibahagi yung Word of God, no? Kaya tayo na meron tayong hawak na Biblia, eh, talagang aralin natin at pagbulay-bulayin natin yung Bible na to, kasi ang daming buhay na inalay para lang maipahayag yung salita ng Diyos. Kaya huwag natin sayangin yun, no? Bagkus ipangaral natin at ipagsigawan sa buong mundo yung salita ng Diyos. Nang pagpapalaganap ng magandang balita sa buong mundo. Kaya naman, mga kaibigan, ito rin ang ating ginagawa, ang pagpapalaganap ng magandang balita ng katotohanan para sa buong sanlibutan, ang katotohanan ng kaligtasan, na bagaman tayo ay makasalanan, tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo, at kung ating tatanggapin ang kaligtasang ito, ay mamanahin natin ang buhay na walang hanggan. Na bagaman tayo ay makakaranas ng kamatayan, tayo ay mapalad dahil nasa atin at tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Binabanggit pa, mga kaibigan, sa Mateo 5 verse 10 to 12, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed Amen. Are you when people insult you
persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Oo mga kaibigan, mapalad ang mga tao na tinutuligsa alang-alang sa pangalan ng ating Jesu Kristo. Kaya naman mga kaibigan, anuman ang mangyari, ipagpatuloy natin ang katotohanan ito sa ating mga kaibigan at ang Panginoon ang sa atin magpakailanpaman. Purihin ang Diyos. So, sana maraming napulot na aral, no, ang bawat nanonood sa video ito, no, na ang Biblia ay hindi po basta-basta naisulat, no. Napakarami pong buhay na inalay dyan para lang maipahayag sa buong mundo yung salita ng Diyos, no. So, hanggang dito na lang po mga kapatid ang ating reaction video, at naway meron po tayong napulot na aral sa video ito. God bless po, at magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na mga reaction video. Hanggang dito na lang po, at paalam.